Okay, so maligayang pagbabalik. Ngayon, atin nang simulan ang leksyong natin na tungkol sa mga batayang kaalaman sa pagsusulat. Okay, so atin munang alamin kung ano nga ba ang pagsusulat. Alright, so ang pagsusulat ay isang pagdodokumento o pagtatala ng wika o mga salita sa tekstual na tagapamagitan sa layuning maipahayag ang kaisipan o impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng isang pangkat ng mga tanda o sagisag na kilala bilang sistema ng pagsulat. Right, so take note of that. Ang pagsusulat daw ay isang textual na pagtatala ng wika. So from the root word texto, na ang ibig sabihin ay anumang bagay na maaaring basahin. So basically, matapos magsulat ng isang sulatin ay maaari na itong basahin. Okay? So sa kabila naman nito, ang counterpart ng ganitong pagtatala ng wika ay sa pamamagitan ng hindi textual na tagapamigitan, 'di ba? At ito ay yung pagre-record mismo ng audio. Okay, so kapag may impormasyon kang nais i-document or itala, dalawang pamamaraan ang iyong maaaring gamitin or gawin. Maaari mong isulat ang bawat salita or maaari mo rin namang i-record ang mismong audio na nagsasalita. Okay, so gayon din, dahil rin sa pagsusulat, kaya alam natin kung ano ang kasaysayan ng mundo, ng ating bansa, ng ating wika, ng lahat ng bagay actually. Dahil rin sa mga kasulatan, kaya tayo ay may kanya-kanyang paniniwala at perception sa buhay. At patuloy na nadaragdagan pa ang kaalaman ng sangkatauhan dahil sa pagsusulat ng mga eksperto noon at hanggang sa kasalukuyan. Okay? So, ang pagsulat ay kapwa isang physical at mental na aktibidad. Okay, so physical na aktibidad ito sapagkat ginagawa ang pagsusulat, di ba, para sa iba't ibang layunin gamit ang ating kamay. At ito rin naman ay mental na aktibidad sapagkat ito ay isang ehersisyo ng pagsasatitik ng mga idea na ayon sa isang tiyak na metodo ng development at pattern ng organisasyon at sa isang estilo ng grammar na naaayon sa mga tuntunin ng wikang ginagamit. Okay, so sa madaling sabi, nangyayari ang pagsusulat matapos magbuo ng idea sa pag-iisip ng tao, matapos isaayos ang plano kung paano ito i-express ng pasulat, kung paano isasatitik at i-construct sa isang sistema ng wikang gagamitin. Okay, so ayon naman sa mga pananaw ng ilang mga dalubhasa ukol sa pagsusulat. Una, ang sabi ni Xing at Ji noong 1989, ang pagsusulat raw ay isang comprehensive na kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika, at iba pang mga elemento. Okay, so mula naman kay Keller, sinabi niya noong 1985 na ang pagsulat daw ay isang biyaya, isang pangangailangan, at isang kaligayahan sa nagsasagawa nito. Okay, so ayan, sa pagpapakahulugan pa lamang ni Keller ay binigyan na agad niya ng matinding pagpapahalaga ang pagsusulat, diba? Okay, so ikatlo, para naman kay Peck at Buckingham, ang pagsusulat raw ay isang extension ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig, pagsasalita at pagbabasa. Okay. So, kinonsidera naman nila na isang outlet ang pagsusulat na kung saan ay nai-express ng isang tao ang kanyang sarili sa pamamagitan nito. Diba? Sunod, sabi naman ni Bayados, okay, so, ang kakayahan sa pagsulat ng mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakararami. Maging ito'y pagsulat man gamit ang ating first language o second language. Okay, so isang makatotohanang pananaw itong isinaad ni Bayados, no?
Kasi alam naman natin ang bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan or higit na kakayahan. At hindi naman lahat ng tao ay mabisa pagdating sa kasanayang pagsusulat. Kasi panghuli, ayon kay Donald Murray, ang kanya namang metapora tungkol sa pagsusulat ay ito. He saws and shapes and cuts away, discarding wood. The writer cannot build a good, strong piece of writing unless he has gathered an abundance of fine raw materials. Okay, so para sa kanya, ang pagsulat raw ay isang exploration discovery ng mga kahulugan at porma, at ang manunulat raw ang siyang explorer na kapag may na-discover ang isang bagay ay malalaman na nito kung anong gusto niyang isulat at kung paano niya ito ipapahayag sa epektibong paraan. Okay, so next, ang socio-cognitive na pananaw sa pagsulat. Okay, so ang socio ay tumutukoy sa lipunan ng tao, habang ang cognitive naman ay sa pag-iisip. Diba? Okay, so ito, ang socio-cognitive na pananaw sa pagsulat ay isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat. Okay, so ang sabi ng mga eksperto sa ganitong area of specialization sa pagsulat ay ang pagsusulat raw ay kapwa isang mental at social at kapwa isang komunikasyong intrapersonal at interpersonal. At ayon din sa kanila, isa rin itong proseso ng pakikipag-usap sa sarili sa pamamagitan ng pagsasagot ng mga tanong tulad ng okay, so ano ang aking isusulat? Okay, so tumutukoy ito sa paksa. Kalawa, paano ko yun isusulat? Okay, so tumutukoy naman yun sa forma kung paano mo isusulat ang iyong akda. So ikatlo, sino ang babasa ng aking isusulat? Okay, so tumutukoy naman yun sa target na mambabasa. Okay, so panghuli, at ano ang nais kung maging reaksyon ng babasa sa aking isusulat. Okay, so ito naman ay tumutukoy sa layunin. Alright, so moving on. Dito na tayo sa pilosopiya ng pagsusulat. Okay, so ang unang pilosopiya sa pagsusulat ay ito raw ay isang proseso. Okay, so ang pagsulat ay may sinusunod na sistema o tamang hakbang ng pagsulat. Okay, so ang mga nasabing sistema ay itong apat na to. Okay, so una, masinsinang pag-iisip. Kalawa, mga katanungan sa isip ng mga manunulat. Sunod, mga nais isulat at paggamit ng balangkas. At panghuli, pagwawasto o pag-uulit. Okay, so mamaya, tatalakayin natin elaborately yung proseso ng pagsusulat. Okay, so ito yung mga hakbang sa proseso na kailangan mong may angkla sa iyong kakayahan at sensibility bilang isang manunulat. Okay, so na pilosopiya, ang pagsusulat ay isang produkto. Okay, so ang mga nabuong proseso ay laging mayroong produkto, diba? Sa pamamagitan ng ganitong pagkakasunod-sunod na gawain. Una, unang burador. Kalawa, gagawa ng revision. Ikatlo, pagwawasto. Ikaapat, muling pagsulat ng teksto. At ang panghuli, maisulat ng pinal na teksto. Okay, pangatlong pilosopiya. Ang pagsulat ay pagbuo rin ng isang pagpapasya. Okay, so dapat pag-isipang mabuti talaga naman ang simula at hangganan ng tekstong isusulat para mas higit na maayos ang paglalahad ng mga pahayag or gusto mong sabihin. So sa pagsusulat, dapat rin nating pag-isipang maigi ang simula at hangganan ng tekstong ating isusulat para mas higit na maayos ang paglalahad ng ating mga nais ipahayag. Diba? Okay, so, sunod, ang pagsulat ay isang pagtuklas. Okay, so,
Okay, so ang isang manunulat ay patuloy na nananaliksik upang higit na mapaunlad at magiging makabuluhan ng mga impormasyong kanyang ibinabahagi sa kanyang mga mambabasa. Ikalima, ang pagsulat ay isang kasagutan. Okay, so sa pamamagitan ng pagsulat ay nabibigyang katugunan ng mga katanungan upang makamtan ang hangarin sa pagbabasa. Kaya sa ika-anim na pilosopiya sa pagsusulat, ang pagsulat ay sariling pagkakaalam. Kaya sa magkakaroon ng kabatiran ng isang tao sa pagsulat kapag personal niya itong ginawa. Okay, kaya dapat na hindi katakutan or katamaran ng pagsusulat. Okay, so ikapitong pilosopiya ng pagsusulat. Okay, so ang pagsulat ay pakikipag-ugnayan. Okay, so diba sa pamamagitan ng pagsulat na ipapahayag natin ang nais nating sabihin sa mga mambabasa. Kaya nagkakaroon ng connection between the writer and the readers. Okay? So, ikawalong pilosopiya ng pagsulat. Ang pagsulat ay isang paghulma ng katauhan. Okay, so syempre kailangan taglayin din ng manunulat ang pagiging maparaan, pagiging malikhain ang pag-iisip, may lubos na kaalaman sa paksa, alam ang sistema, at what else, marunong magpigil sa sarili. Okay, so hindi lang basta-basta magsusulat. Okay, so, ikasyam na pilosopiya sa pagsusulat. So, ang pagsulat ay isang pagsubok. Okay, so ang pinapakahulugan ng pilosopiyang ito ay hinahamon kasi ng pagsulat, ng sistema ng pagsulat, ang pag-iisip ng manunulat sa nilalaman na paksang kanyang isunusulat at ang lalim ng kaalaman sa teksto. Kaya, na nakukonsidera ang pagsubok yun, syempre, di ba? Kasi may challenge. Okay, so ikahuling pilosopiya. Okay, ang pagsulat ay nangangailangan ng mahabang panahon. Okay, so syempre, kailangan may nakalaan na mahabang panahon sa pagsulat. Hindi lamang tiyaga at disiplina ang kailangan para mabuo ang teksto. Mahalaga din syempre ang oras. Okay, so ngayon naman, ating suriin ang kahalagahan ng pagsusulat. Okay, so diba ang kakayahan sa pagsulat ay isa sa mga makrong kasanayan na dapat nating malinaw sa ating sarili, diba? So, dito, pagdating sa pagsusulat, hindi natin ito or hindi tayo makapagpapanggap. Bakit? Kasi hindi katulad sa pakikinig, tumangu lamang tayo sa nagsasalita ay masasabing nakikinig na kahit iba naman talaga ang iniisip. Sa pagbabasa naman, makisabay ka lang sa pagbabasa ng iba o tingnan mo lang yung libro, iisiping nagbabasa ka na rin. Okay, so, sa pagsasalita naman, malimit yung mga katagang, okay, no comment na lang ako kahit wala naman talagang masabi. At yung nasa dulo na ng dila ko, hindi ko lang pumasabi. At ayun, lusot na. Pero sa pagsulat, malamang malalaman ng iyong isip kung ano talaga yung nararamdaman mo. Yun talaga yung mababasa ng isip mo. Kaya wala kang malilihim at wala kang maitatago. Okay, so para sa isang mag-aaral, ginagawa ang pagsulat sapagkat ito ay bahagi ng pangangailangan sa paaralan upang makapasa. Gayun din naman, ang isang manunulat ay nagsusulat dahil ito yung pinagmumulan ng kanyang ikinabubuhay. Kung walang tulad nila, walang pahayaga na magtatala ng mga nagaganap sa lahat ng sulok ng daigdig. Wala ring libro na magpapalawak ng ating kaalaman at magbibigay paliwanag sa tama at mali na gagabay sa atin tulad ng mga batas. Okay, so maaaring wala ring magazine na madalas nating pinaglilibangan.
kaysa sa pang-araw-araw nating pagharap sa buhay. Hindi natin maitatanggi na may pagkakataon na mas nadadalian tayo magpahayag sa pamamagitan ng pagsulat kaysa sa pagsasalita. Diba? Katulad sa mga gawaing pagpapautang. Kasi iba, hindi kayang sabihin ng personal, kaya idadaan na lang sa chat or sa text. Diba? So, for example, sa pakikipag-ugnayan din sa mga taong nasa malayang lugar, meron tayong emails, text messages, or meron din ng mga printed or sulat kamay talagang mga letters. Diba? Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang panahon ay nagkakalapit-lapit, nagkakaunawaan, at ganyan din ay nagkakaisa. So, ang aspeto ng ating kultura, napapanatili rin natin siyang buhay sa pamamagitan ng pagsulat. Diba? Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natutuhan natin ang kasaysayan ng ating lahi. At yung mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno na isa sa buhay pa rin natin kahit paano hanggang ngayon. Kaya mula sa ating pagsulat at mula rin sa isinusulat ng iba, lahat tayo ay natututo. Nagagawa kasi natin yung sumabay sa takbo ng mundo. Kasi nabibigyan tayo ng pagkakataon na mapunan yung puwang sa ating pagkatao upang makadama ng kaligayahan. Diba? Okay, so ngayon, tingnan naman natin yung mga layunin kung bakit tayo nagsusulat, kung bakit kailangan natin magsulat. Okay, so mula sa ating kaalaman, ang pagsusulat ay maaaring personal na gawain o maaaring namang social na gawain. Pero mayroong apat na pangunahing layunin sa pagsusulat. At ito. So, ang una, ang pagsusulat ay maaaring informative. So, kilala ang ganitong sulatin bilang expository writing sa English. So, hinahangad ng ganitong sulatin ang makapagbigay ng impormasyon at paliwanag tungkol sa isang particular na pinagpapakusang paksa na kailangang matalakay. Okay, so, ang mga halimbawa ng ganitong sulatin ay dyaryo, articles, yung mga how-to manuals na nagbibigay ng instructions, report ng observasyon, mga statistics sa libro or sa encyclopedia, kaya ay technical o business report. Okay, so ikalawa, maaari tayo magsulat upang manghikayat. Okay, so kilala itong sulatin ito bilang persuasive writing sa English. Okay, so ang nilalayo naman ito ay makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang opinion o paniniwala. So, ang tanging focus nito ay yung naroon sa mga mambabasa na nais maimpluwensyahan ng author or ng manunulat. Okay, so, ang halimbawa nito ay mga editorial, mga sanaysay, mga research proposals, yung konseptong papel, at etc. Okay, susunod, ikatlo, ang pagsusulat ay maaari rin namang malikhain na siyang gawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikan. So, ang katulad ng nito, ng ganitong sulatin ay ang maikling kwento, mga nobela, dula, at iba pang malikhain o masining na akda. So, mostly, ang principal goal ng manunulat pagdating sa ganitong sulatin ay maipahayag lamang nila yung kanilang imahinasyon or yung kanilang katangi-isip, gaya din ang kanilang ideya at damdamin. Okay. So, panghuling layunin ay ang pansariling pagpapahayag sa pagsulat. Okay, so, ito yung tinatawag natin expressive writing sa English.
Okay, so ito naman yung pagsulat ng mga manunulat tungkol sa mga bagay na kanyang nakita, narinig, nabasa o naranasan dahil sa paniniwalang ito raw ay mapapakinabangan. So, ibinabahagi nila yung kanilang mga naging karanasan dahil sa tingin nila, para sa kanila ay mapapakinabangan ito. So, ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagsulat ng journal, ng diary, ng autobiographies, yung personal na sulatin mula sa kanilang or sa observation ng bawat individual, yung sulatin ukol sa pansariling opinion or kalooban, gayon din yung personal na gawang kanta o tula at marami pang iba. Okay. Okay, so moving on. Saan na yun? Mga uri ng gawaing pagsusulat. Okay, so dalawa ang pangkalahatang uri ng pagsulat. Ang sulating formal at ang sulating hindi formal. So, ang sulating formal ay ito'y galing sa or bunga ng formal na sitwasyon katulad ng pagkaklase, conference, forum, seminars, etc. Okay, so, habang ang sulating di formal naman ay ang sulating halos pampersonal na akda lamang katulad ng diary, ng notes, scripts, at iba pa. So, ang sulating di formal ay maaaring siyang gawing paghahanda o basehan para sa pagsulat ng isang formal na sulatin. Kumbaga ay isang draft ng isang formal na sulatin. Okay? So, mga halimbawa ng pagsulat ay editorial, lesson plan, concept ng papel, marketing plan, pamanahong papel, feasibility study, sanaysay, bibliography, tula, balita, at napakarami pang iba. Okay, so sa espesipikong perspektibo, narito naman ang mga uri ng gawaing pagsulat. Okay, una, academic. So, ito ay isang intelektual na pagsulat dahil layunin nitong pataasin yung antas ng kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa paaralan. So, pag academic na pagsusulat, eksklusibo na sa paaralan, na para sa paaralan lamang ito. Okay, so, katulad ng pinapagawa ko sa inyo, reflection paper, reaction paper, ginagawa nyo sa ibang subjects, lab report, mga book reviews, term paper, o yung pamanahong papel. Okay, susunod, technical. Okay, so ito naman yung isang uri ng text ng expository na nagbibigay ng impormasyon para sa technical o commercial na layunin. So, mga halimbawa nito ay memorandum, mga business letters, resume, minutes ng isang meeting, etc. Okay? So, ikatlo, journalistic. Okay, so sa klaw naman nito yung pagsulat ng balita, ng editorial, yung column, yung anunsyo, at iba pang akdang karaniwang makikita sa mga pahayagan o magazine. Okay. Referential naman. Okay, so ito yung naglalayo mag-recommenda ng iba pang masasangguning reference or references hinggil sa isang paksa. So ito yung bibliography, index, note cards. Okay. Sunod, professional na pagsusulat. Okay, so nakatuon o exclusive ang ganitong pagsusulat sa isang tiyak na profession. Halimbawa, sa profesyong kapulisan. Okay, so gumagawa sila ng police report, investigative report, sa profesyon naman ng mga lawyer, mga legal forms, at sa mga doctor at nurse naman ay ang medical report, at reseta. Okay? So, sa mga kaguruan naman, yung lesson plan, course syllabi, modules, okay? Okay, so panghuli, malikhain. Okay, so ito yung masining na uri ng pagsulat. At ang focus dito ay yung imahinasyon ng manunulat. Pero ang kanyang akda ay maaaring fictional naman or pwede rin namang hindi fictional.
Okay, so ang mga halimbawa ay pagsulat ng tula, nobela, maikling katha, dula, and so on and so forth. Okay, sunod, ikatatlo sa huling paksa na nakapaloob sa leksyong ito. So dito naman tayo sa mga pangangailangan para tayo makapagsulat. Okay, so unang-una, syempre ang wika. Bakit? Kasi ito yung nagsisilbing bihikulo upang maisatitik yung mga kaisipan, yung mga kaalaman, yung damdamin, yung karanasan, yung impormasyon na nais ilahad ng isang taong gusto magsulat. Okay? So, ikalawa. Okay, so ano ang ninanais sa paksa? Okay, so mahalaga syempre magkaroon ng isang tiyak na paksa o tema na isusulat. Kasi ito yung nagsisilbing pangkalahatang iikutan ng mga idea na dapat mapaloob doon sa akdang isusulat. Okay? Sunod, layunin. Okay, so tulad ng tinalakay sa nauna, mahalagang matiyak yung layunin sa pagsulat para ito yung magsisilbing gabay para mag-gather o mag-ipon ng mga datos or information ang manunulat na dapat ay mailaman doon sa kanyang isusulat. Okay, so ika-apat. Okay, paano mo gagawin ng pagsusulat? Okay, so simple lang to. Maaaring sa pamamaraang informatibo, ekspresibo, naratibo, deskriptibo, o argumentibo. Okay? So ika-lima. Okay, so kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat. So, katulad ng aking nabanggit sa introduction ng ating aralin, dapat din na isaalang-alang ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa wika at retorika, particular na sa wastong paggamit ng malaki at maliit na titik, wastong pagbaybay, paggamit ng bantas, pagbuo ng makabuluhang pangusap, pagbuo ng talata, para makabuo tayo ng isang mahusay na sulatin. Okay? So, ika-anim, kasanayang pampag-iisip. Okay, so sa pagsulat, dapat taglayin din ng manunulat yung kakayahang mag-analisa o magsuri ng mga datos na mahalaga o hindi gaano mahalaga o maging na mga impormasyong dapat o hindi dapat na kailangang isama dun sa akdang isusulat. Okay? At ang huli, ang kasanayan sa paghabi ng buong salita. Kasi tumutukoy naman ito sa kakayahang maitatag yung kaisipan at impormasyon sa isang maayos at organisadong pamaraan mula sa panimula at wakas ng isang akda. Okay. Okay, sunod, dito naman tayo sa mga salik na makapag limita ng paksa. So, dapat talaga nating limitahan yung pagpili sa paksa dahil kapag nilimitahan mo ang iyong paksa, maiiwasan mo yung paglihis o paglabas or paglayo sa pagtatalakay ng mismong paksa. Para magawa ito, narito yung mga salik na makapaglilimita ng iyong napiling paksa. Okay, so una, panahon. Okay, so alam naman natin na limitado lamang ang oras. Kaya maaaring hindi matapos yung akdang isinusulat lalo na kung malawak yung paksa. Kaya mahalagang tingnan muna rin natin yung panahong nakatakda sa pagsusulat. Okay? So, ikalawa, edad. Okay, so ang edad ng manunulat at mambabasa ay may epekto rin syempre sa pagpili ng papaksain. Okay? Kailangan isaalang-alang rin yung paksa magiging kawili-wili pareha sa mambabasa. Kaya hindi syempre sa manunulat para magsilbi itong motivasyon para sa kanyang pagsulat. Okay? So, sunod, kasarian. Okay, so this is a real issue. Okay, so may mga paksang angkop sa isang particular na kasarian. Kaya
kailangan maging maingat at sensitibo tayo kapag nagsusulat tayo para makaiwas na makasakit ang damdamin ng mga mambabasa. Okay? At ika-apat, syempre, wag na wag natin kakalimutan na ang bawat manunulat ay may kanya-kanyang pananaw or perspektibo sa isang paksa. Kaya't kailangan ting suriin yung parteng ito. Okay, so panglima, lugar. Okay, paano kung nagsulat ka ng isang artikulo na tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng tao kapag nag-negative 0 degrees Celsius ang panahon. Tapos ang nakatakda pa lang magbabasa ng particular na artikulo yun ay mga taga-Africa. So, anong gagawin nila mula doon sa impormasyon? Sa impormasyon kanilang nakuha. Kaya't yung pook na kinalalagyan o kinaroroonan ng manunulat at ng mambabasa ay nararapat na isinaalang-alang din. Okay, so pang-anim, profession. Okay, so ang profesyong kinabibilangan ng target na mambabasa ay nararapat na isinaalang-alang upang matiyak na angkop sa kanila yung akdang isusulat. Okay, so panghuli, anyo at uri. Okay, so from the uri ng pagsusulat na ating naunang natalakay, ating mapapansin na lahat yun ay may hinihinging quality sa pagsusulat, di ba? Okay, so halimbawa, ang isang professional na sulatin ay dapat na nakatuon lamang sa particular na profession at hindi kailanman itong maaaring gamitin sa imahinasyon na pagsulat. Diba? Kaya tiyaking ito ay mapapahalagahan din at mabibigyan pansin upang maging mabisa ng iyong gagawin. Okay. So, ayan. Aminin natin, hindi lahat ng manunulat ay nakabubuo ng magandang sulatin sa isang upuan lamang. Diba? Ang isang magandang sulatin ay dumadaan yan sa ilang yugto ng pag-unlad mula sa burador hanggang sa pinal na papel. Sa totoo lamang, hanggang ngayon, may pag-e-edit pa rin akong ginagawa doon sa aking dula na naisulat. Kaya kahit ito ay napasama sa Inilathala online, sa online library ay hindi naman ibig sabihin na perfect na yun. Ibig sabihin lamang kasi nun ay kung paano buhay ang wika ay buhay rin syempre ang isang sulatin kasi wika ang bumubuo doon. Kahit hindi katakataka kung may palagi ang pagre-revisa. Kaya nga may kasabihan tayo na nothing is perfect. Okay, so sa aking obserbasyon, isang hamon sa mga estudyante ang gawaing pagsulat. May mga estudyante na nahihirapan sa gawaing ito sapagkat hindi nila nakasanayan o kaya ay yung iba ay kinakatamaran o baka hindi lang talaga nila hilig yung pagsulat. Pero mga katwirang ito ay sa aking palagay lamang. The truth is, magagawa naman talaga natin nang maayos yung pagsulat kung susuntin natin ng basta yung proseso at hindi lamang basta-basta nadala lamang ng pangangailangan or sinasabi nga for compliance sake lamang. Okay? Alright, so bilang isang proseso, ayon kay Arrogante, ang pagsulat ay binubuo ng mga sumusunod na hakbang. Una, ayan, bago sumulat. Kalawa, pagsulat ng burador. Ikatlo, pagrebisa. Ikaapat, pag-e-edit. At panghuli ay ang paglalathala. Kasi isa-isahin natin siya. Okay, so bago sumulat. Ito yung tinatawag na pre-writing. Bago sumulat. Kalawa, pagsulat ng burador. Ikatlo, pagrebisa. Ikaapat, pag-e-edit at panghuli ay ang paglalathala. Kasi isa-isahin natin siya. Okay, so bago sumulat,
Ito yung tinatawag na pre-writing. Kasi iba yung free writing sa pre-writing, ha? Free writing ay yung malayang pagsulat. Yung pre-writing naman ay itong bago sumulat. Okay? Right, so sa unang prosesong to ay kinakailangang maglaan ng panahon para makapagtala ng mga datos na gagabay sa pagsulat ng burador. Sa strategy kasi, ito yung tungo sa formal na pagsulat dahil ito yung unang hakbang na isinasagawa sa pagpapaunlad ng paksang isusulat. So, ibig sabihin ay sa unang hakbang na ito, kailangang mangalap ng mga datos na kakailanganin sa pagsulat. Halimbawa, kung iyong isusulat ay artikulo o balita tungkol sa positive cases ng COVID-19 sa probinsya, edi kailangan mong lumapit sa PH o Marine Duque upang humingi ng mga valid at accurate na impormasyon. Okay? So, ikalawang yugto ay ang pagsulat ng unang burador or sa tinatawag na English ay ang draft writing. Okay, so kung iuugnay natin to sa nasabi kong halimbawa kanina, ang idea nito ay kailangan ng maisalin sa pasulat na dokumento ang mga datos or impormasyong iyong nakalap. So, pero sa stage na to, hindi pa dapat na lubos isipin yung mga maaaring pagkakamali. Kaya't ang mga kaisipan at saloobin tungkol sa paksang sinusulat ay malayang na ipapahayag ng nagsusulat. Okay? Alright, so matapos maisalin sa pasulat na dokumento yung impormasyong nakalap, maaari namang balikan o basahin yung akdang na-compose para mula una hanggang wakas para masuri kung may dapat bang maisaayos o mabigyan linaw doon sa ginawang paglalahad ng impormasyon, gayon din ng damdamin o kaya ng mga ideya. Okay? Susunod, ikatlong yugto, ang pagrebisa. Okay. Okay, so ito yung pagbasang muli doon sa burador ng makailang ulit para sa layuning mapahubog at mapabuti yung dokumento sa pamamagitan ng pagwawasto ng mga inaakalang kamalian. Okay, so binabago dito yung mga dapat baguhin, pinapalitan yung mga dapat palitan. Okay? So, pangunahing concern kasi dito yung pagpapalinaw sa mga ideya. Okay, so ginagawa itong pagre-revisa para masuri yung teksto at yung nilalaman nito para matiyak kung may kawastuhan ba at may kalinawan ba yung katha na madaling maunawaan ng mga babasa. Okay? Kaapat. Okay, so pag-edit. Okay, so ang yugtong ito naman ay yung palagian kong ginagawa sa mga sanaysay o sulatin na inyong ipinapasa sa akin na siyang binabalik ko sa inyo upang inyong makita yung mga mechanical and grammatical errors sa pagsusulat. Okay? So ang bahaging ito ay ang pagwawasto sa gramatika, sa spelling, sa estruktura, sa wastong mong gamit ng salita at sa mechanics sa pagsulat. Okay? So, sa part na to, pinapakinis yung inyong sulatin para matiyak na ang bawat salita at pangusap ay naghahatid ng tamang kahulugan. Okay? At ikahuli ay ang paglalathala o ang pinal na dokumento. Okay, so ang yugtong ito ay pagbabahagi na nanabuong sulatin sa mga target na mambabasa. So, kabilang sa mga gawain ito ay maaring ang mga sumusunod. Una, maaring paglalathala ng mga piling sulatin sa pahayagang pang-campus. Okay. So, sunod, maaari ding pagbabasa sa harap ng klase at pakikinig sa pagbasa ng iba. Sunod, maaari din sa paggawa ng isang booklet, album, or portfolio ng mga naisulat. At kaapat, pwede rin sa exhibit o pagdi-display sa bulletin board ng mga naisulat. Okay. At dyan nagtatapos ang ating unang leksyon para sa ating ikaapat na kabanata. Okay, so maliwanag ba ang lahat? Kung may katanungan kayo at gustong liwanagin, itanong nyo na lamang ito sa akin sa pamamagitan ng ating group chat. Okay?
Okay. Ngayon, balik na tayo sa ating group chat sa Sining ng Pakikipagtalastasan. Maraming salamat!